Tayo'y manalangin. Father in heaven, we always recognize and we always acknowledge that it is only by your grace that we are here. Even your servant, Lord, as I'm going to share your message this morning, we acknowledge the ministry, the role of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your anointing. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, ngayon po ang gusto kong ibahagi sa atin, bagamat siyempre malawak na pag-aaral ito, pero gusto ko lang hong mag-focus doon sa karanasan ng mga disipulo at mga mananampalataya. I just want to focus it there. Okay? Kasi ho, malawak ito na pag-aaral. Titingnan natin ang kanilang pong experience sa banal na Espiritu Santo. Kung titingnan natin nung kasama nila ang Panginoong Hesus, pagtitingnan natin yung label ng kanilang pong pananampalataya, label ng kanilang pong kaisipan, label ng kanilang pong buhay, sobrang nakadepende sa ating Panginoong Hesus. As a man na nakikita nila na tao na kasama nila. Eh kung titingnan natin, marami silang mga sablay. Na kahit kasama nila ang ating Panginoong Hesus, pero marami pa rin mga sablay ang mga disciples. Pero pagdating doon sa Book of Acts, nung tapos na at ang ating Panginoong Hesus ay pumunta na sa langit, sa kanan ng ating God the Father, and then nakikita natin na meron pong pangako. Kasi hindi matutupad itong pangako ng Diyos hanggat kailangan ang ating Panginoong Hesus ay pupunta sa langit. Okay? Kaya nga ho, ang isa sa mga gusto kong bigyan ng focus ngayon, okay, yung kapangyarihan na pangako ng Diyos at ito po ay na-experience ng mga disciples. Magmula doon, hindi lang mga disciples ang naka-experience nito, maging ang mga mananampalataya at yung mga bago pang mananampalataya at mga susunod pang mga mananampalataya at magmula doon hanggang ngayon, itong banal na Espiritu Santo ay nararanasan ng mga totoo at may totoong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Do you believe that? Kasi ho, it is the same Holy Spirit noon, ngayon, at magpakailanman. Amen! Maring ito ay medyo, simpre ngayon, medyo mahirap pa nating maintindihan, but I pray, kasi ho, napakahalaga ho, very crucial, ang role, ang ministry ng banal na Espiritu Santo, especially sa mga huling araw na ito, especially sa buhay ng mga mananampalataya ngayon. Napakahalaga ho. Mamaya doon sa conclusion ko, makikita natin kung gaano kahalaga ang kapangyarihan, ang ministry ng Holy Spirit sa atin. Especially ngayon, mga huling araw. Okay? Alam po natin na ito ay propesya ni Propeta Joel. Nabanggit ko yan noong last Sunday. Ito ay propesya. At ito po ay naganap. Okay? At nagaganap pa. Kung bagay, maraming mga mananampalataya ngayon ang they are filled with the Holy Spirit. Sila po na-immersed sa banal na Espiritu Santo. At nakikita po natin ang naging result. Naging bunga nung itong mga taong ito ay naranasan. So, but anyway, mag-focus muna tayo doon sa nangyari sa Book of Acts. So ang gusto kong bigyan ng pansin ngayon, yung the reason why the Holy Spirit ay kailangan maranasan ng mga disciples ng mga mananampalataya. And then the main reason is that para ito po ay bibigyan tayo ng kapangyarihan. Authority. Kapangyarihan. Dahil ho, ang ating kalalagyan ngayon, alam po natin, laging sinasabi ni Pastor Bong ang nangyayari sa Israel. And it is really happening na talaga hong they are surrounded by their enemies. But thank God, dahil may pangako ang Diyos sa bansang Israel. Kahit kailanman, hindi ho sila matatalo. Well, they will experience yung kahirapan, yung ganong sitwasyon nila. They will experience because it was prophesied by Ezekiel also. Okay? Na talagang makakaranas sila. Pero, walang makakatalo sa kanila. Why? Because God is with them. At dahil ito, kailangan mangyari ito dahil we are in the last days. Okay? Kaya nga sa hayat agasan, mangyayari talaga yan.
Kasi it was prophesied. And we are in the last days. At isa sa mga pangako din ng Panginoon ay in the last days, wow, mayroon pong gagawin ng Panginoon. And He is really want to pour out yung talagang ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan. Okay, ang kanyang kapangyarihan sa mga lahat ng mananampalataya. Yeah, they will have visions. Nagkakaroon sila ng visions. Nagkakaroon sila ng direksyon. Because of the guidance of the Holy Spirit, nagkakaroon sila ng kakaibang karunungan. Nagkakaroon sila kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Okay? Kaya nga ho, in Acts chapter 1. Okay, anyway, basahin muna natin ang ating pong teksto. In Acts chapter 2, verse 1 and 4, nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at sila'y lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So ngayon ito, bago nangyari ito, ay may pangako. Ipinangako kasi ito ng Diyos sa mga mananampalataya. By the way, hindi lang mga disciples ito, maging ang mga kasama nilang mananampalataya. So ito, naganap yung sinabi ni Propeta Isaias that God is going to pour out ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang espiritu sa lahat ng tagasunod ni Kristo Jesus. Doon sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. At ito ay naganap doon sa Acts chapter 2 from verse 1 hanggang 4 na sila po ay napuspos, okay, ng banal na Espiritu Santo. Okay? Yung Espiritu Santo dito, yan ang binawanggit ng Panginoon, the authority, kapangyarihan na mararanasan ng mga mananampalataya. By the way, in the Old Testament, the ministry of the Holy Spirit is come and go. Kadalasan, ang banal na Espiritu Santo ay pumapasok sa isang tao kung siya po'y karapat-dapat, pero kung minsan umaalis. Especially, kung ang isang tao ay magkakasala at ayaw niyang he or she don't like to repent. Kadalasan, aalis ang banal na Espiritu Santo. But in the New Testament, okay, hanggang ngayon, pag ang tao ay tinanggap niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay, tinanggap na rin ang Espiritu Santo at ang ating katawan, ang ating buhay, ay magiging templo ng Espiritu Santo. Pero ito ang hamon. Here is the challenge. Ang hamon sa mga mananampalataya ngayon, mayroon pong kasalanan na hindi mapapatawad. And that is the blasphemy of the Holy Spirit. We have, wala tayong oras upang pag-usapan yan. Pero in the good news is that, yes, nananatili ang banal na Espiritu Santo sa atin, pero meron pong kasalanan na hindi mapatawad. Kaya nga ho, ang kailangan natin ngayon, kailangan natin araw-araw, kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Okay, ngayon, yung mga disciples at mga mananampalataya, bago sila talaga nabigyan o kaya bago sila na naging talagang witness, hindi lang sila naging witness do
doon sa Jerusalem, maging sa Judea, sa Samaria, at sa buong daigdig. Kaya nga ho, in the book of Acts, dito nagsimula, kasi noon kasi ang focus ay yung mga Hudyo, yung mga Israelites yung focus ng ministry. Pero when they are experienced this authority, noong naranasan nila ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo, gubian maging sa mga Gentile na hindi focus ng ministry during that time, ay itong dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo, maging yung mga Gentile, napuntahan po nila. And Apostle Paul, si Paul ang isa sa mga ginamit ng Panginoon to minister upang ibahagi, upang ipalaganap ang Ebanghelyo, hindi lang sa mga Hudyo, hindi lang sa mga Israelites, maging sa mga Gentile during that time. Ngayon, kung titignan po natin, after na na-experience po nila itong banal na Espiritu Santo na ito, pagkatapos na na-experience po nila ang kapangyarihan na ito, ito po ang nangyari. Actually, kung titingnan natin sila, hindi sila kaagad-agad pumunta sa mga different places. Sila pa rin ay nanatili sa Jerusalem, sa mga lugar na kung saan kadalasan sila po ay pumupunta. At nangyari, ito ang isang yung mga resulta ng kapangyarihan nung tinanggap nila ang kapangyarihan. Dito sa Acts chapter 2, verse 41 and 42, kung pwede natin ilagay mga ibang verses dyan. Kasi ganito po yung nangyari. Kaya ngayon ginagawa natin ngayon, actually, kung titingnan natin itong ginagawa, yung mga activities ng church, this is actually one of the signs. Ito'y isang naging resulta when a person experience really the Holy Spirit. Yung mga disciples, nagkaroon sila ng matinding pananalangin actually. Yung prayer lifestyle nila, tumaas. Doon nga nung kapanahon na nakasakasama nila ang Panginoong Hesus, may panahon na yung prayer lifestyle ng mga disciples, hindi siya masyadong mataas. Paminsan sabi ng Panginoon, manalangin ho kayo. Pag pumunta ang Panginoong Hesus at nanalangin, pagbalik, nakatulog. May time na yung prayer lifestyle ng mga disciples, yung kasakasama nilang Panginoon, hindi siya gaano mataas. But after, na nung sila po'y napuspos ng banal na Espiritu Santo, nako grabe, yung prayer lifestyle po nila. Nakabanggit nga dito, araw-araw. Araw-araw ho, ang kanilang pong pananalangin. Doon sa Acts chapter 2, verse 41 and 42. Because nung binabasa ko itong book of Acts, binigyan nila, after na sila po ay nakatanggap ng kapangyarihan, when they are filled with the Holy Spirit, yung pananalangin nila matindi ho. Naitaas ang antas ng kailangan pong pananalangin. God wants us na kailangan maitaas pa natin ang antas ng ating pananalangin. Kasi ho, napakahirap na tayo po'y magiging witness, magiging daluyan ng pagpapala, magiging magandang example. Gagamitin tayo ng ipapakita ng Panginoon yung mga kababalaghan, yung mga miracles. Ay kailangan na rin muna maranasan itong mataas na antas ng ating pong pananalangin. We have our personal devotion. I believe that. Pero kailangan pa natin i-develop pa. Ayos? Kailangan i-develop. Because in the book of Acts, that is what happened. Siyempre, yung mga disciples during the time, they are also prayerful. Pero kailangan pang maitaas. At yun po ang naging result when they experience itong banal na Espiritu Santo na ito. Okay, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao. Nang araw na yon, inalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yan. Di ba?
after na naranasan nila itong kapangyarihan na ito, kahit hindi nila kasakasama na ang Panginoong Hesus. Napansin niyo, wala kasi na ang Panginoong Hesus dito, wala na siya. Kasi bumaba na ang banal na Espiritu Santo at naranasan nila, nakita po natin ang naging result. Actually nga, yung preaching lang ni Pedro, nagkaroon si Pedro ng tibay ng loob, yung matinding pananampalataya, katinding karunungan, hindi siya natakot, hindi siya nahiya. He was so courageous to preach the Word of God. Ibinahagi patungkol sa ating Panginoong Hesus. And you know what happened? Isang preaching lang, 3,000 kaagad, ang naniwala. Hindi lang naniwala, pero talagang gustong sumunod sa Diyos. Kaya nga sila po'y nagpabautismo. So itong mga disciples na ito, nakita po nila kung gaano kahalaga ang kanilang pong prayer lifestyle. Kaya nga ho, ang isang paalala sa atin, okay, na if we want to really experience itong authority na ito, kapangyarihan na ito, ay lahat po tayo, kailangan natin araw-araw nating ini-develop ang ating pong ugnayan sa Diyos. Itong ugnayan sa Diyos ay napakahalaga. Kasi ito, kahit hindi namin kayo nakikita, sa bahay ninyo, saan man kayo, how is your intimacy? How is your prayer life? Prayer life. Sa inyong tahanan, sa araw-araw ninyong ginagawa, sa inyong pagbibiyahe, sa mga estudyante na nag-aaral, sa mga nagtatrabaho, hindi namin kayo namumonitor araw-araw. But, kung nakita po ninyo, itong kahalagahan, when you are filled with the Holy Spirit, actually, kahit hindi namin sinasabi dito, oh, kailangan manalangin ka, but because you are filled with the Holy Spirit, if you force kayo upang kailangan ikaw at ako ay manalangin. Ikaw at ako kailangan kausapin mo ang Panginoong Hesus. Ikaw at ako kailangan basahin natin ang salita ng Diyos. Wala na ang Panginoong Hesus na nagsasabi sa kanila, oh, ito ang gawin ninyo, ito ang gawin ninyo. But when they all experience this authority, the Holy Spirit, silang-sila ng lahat because the Holy Spirit is working sa kanilang buhay. Kaya sila po ay pinataas nila ang antas na kanilang pong pananalangin. And yan po yung ating pong ginagawa dito sa church. We strongly believe how powerful it is, how important it is, ang ating pong personal na intimacy, ang ating pong personal na ugnayan sa Diyos, ang ating pong personal na pananalangin. Kasi ito, anytime, anywhere, ito ang kagandahan. Ito ang kagandahan sa atin. Kahit saan ka, you can communicate with God. Pwede mong kausapin ang Panginoon. Sa school, sa tahanan, sa trabaho, sa biyahe, wherever you are, wherever you do, you can communicate with God. Amen? Yeah, that's the result. Ano pang nakita po natin dyan, actually? Hindi lang yung pinaigting nila o kaya mas itinaas pa nila ang antas ng kailang pong prayer lifestyle, ng kailang pong personal ugnayan sa Diyos. Ano ang makikita pa natin dyan? Wow! Their fellowship bilang magkakapatid. Mataas po ang antas ng kanilang pong fellowship as brothers and sisters. Nagsama-sama po sila. Their fellowship, their friendship. We always acknowledge, we always encourage na yung sana ho, yung mas marami tayong mga kaibigan. Okay? Yung mga tao na may totoong relasyon sa Diyos. Pinaka-the best yan. Na yung mga kaibigan natin, let's surround ourselves with friends na meron pong totoong relasyon sa Diyos. Hindi ko sinasabi na yung mga ka-churchmate lang natin. May mga, kasi we are in the body of Christ. But make it sure, surround ourselves with people na mayroong totoo na relasyon sa Diyos. As a result, itong
karanasan ng mga mananampalataya during the time, grabe ho yung friendship, grabe ho pagkakaibigan, grabe ho ang fellowship, itong mga mananampalatayang ito. Kasi ho, napakahalaga kasi ho ang fellowship ng mga mananampalataya. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi ito nawawala. Ang pagkakaisa, ang fellowship ng mga mananampalataya. Madidevelop kasi dito sa fellowship nila, madidevelop dito yung mga, yung friendship, yung nagtutulungan. They cry together, they help together, they love together. Tagumpay ng isa, tagumpay ng isa. Kung ang isa ay nadi-discourage, may mag-i-encourage. This is very important. As a result, when they experience the authority na nanggaling sa Diyos, which is the Holy Spirit. Napakahalaga po ang pagsama-sama ng mga mananampalataya. As a matter of fact, dahil dito sa karanasan nila, they even share kung ano yung nasa kanila para tulungan ang mananangailangan. As a result of this fellowship, nakita nila yung pangangailangan ng kanilang mga kapatid. Mga kapatid, nakita nila, but they do it with God's wisdom. May karunungan sa Diyos. Okay? They even share kung ano yung nasa kanila. As a result of this fellowship, nakita nila ang pangailangan ng kanilang mga kapatid. Ano pa dito ang makita natin na naging bunga when they experience itong banal na Espiritu Santo? Ano ang mababasa natin dyan? Oh, ito, very important. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Wala namang ibang itinuturo ng mga apostol kundi the good news, the gospel. At ito ang, ano ang gospel na ito? It is about our Lord Jesus Christ. So, when they experience this authority, this power from heaven, itong mga mananampalatayang ito, nagkaroon pa sila yung pagnanasa, yung nagpupursige upang matuto sa mga salita ng Diyos. As a part of our devotion, ang devotion natin, hindi lang tayo nanalangin, but parte ng ating pong devotion ay ano? Pagbabasa. Hindi lang pagbabasa ng salita ng Diyos, kundi ninanamnam natin, ibig sabihin, ano ba ang mensahe ng Diyos sa akin sa scripture na ito? Kaya nga ho, pinag-aaralan natin, ito ang character ng Diyos. And then after that, Lord help me, para i-apply ko itong mensahe ng Diyos sa akin. You see? That's a part of our devotion. Hindi lang nanalangin, hindi lang humingi. Part of our devotion is that kailangan natin turuan, i-push natin ang ating sarili, ang ating isipan. Kaya nga ho, mayroon tayong tinatawag na kailangan natin yung discipline sa ating sarili. Yung tinatawag nating we need to manage our time properly para magkaroon tayo ng oras upang matuto. Kasi ho, hindi sapat ang aming itinuturo lang dito every Sunday. Hindi ho sapat yan. Kasi, alam mo, nagturo kami ngayon. Pagkatapos yan, how about bukas? How about sa Tuesday? How about sa Wednesday? Eh, parang pagkain din yan. Gusto mo bang minsan ka lang kumain sa isang linggo? Di ba? Subukan mo nga na kumain lang minsan sa isang linggo. Manghihina. Hindi lang manghihina, magkakasakit. Hindi lang magkakasakit, mamatay. That's the reason why, actually, ang ginagawa lang namin actually sa Sunday, parang ini-encourage kayo, parang ganun ay, to guide you, to push you, encourage you. Kung ayaw pa rin, kailangan paluin. Para lang kung ano, parang tumayo at kailangan magpatuloy. Kasi ho, napakalaga, especially, we are in the last days. Anytime, we are going to face our Lord Jesus Christ. So, kailangan nating matuto. Basahin mo ang salita ng Diyos. Ang kagandahan ngayon, here is the good news. Nako, nung wala pang cellphone, hawak-hawak namin yung Bible. Ngayon ay, nako, we are so blessed. Make it sure, you know.
Kasi yan ang kailangan talaga natin in the last days. We need the Word of God. Ang kagandahan andyan sa cellphone. Kaysa school ka, oh, may bakante ka, oh, wow, I need to read. At least isang scripture, napakalaking bagay yon. O di ba? Okay, nasa trabaho, may katapos ang kumain ng pagkain, may oras ka pa, oh, di magbasa. Kunin mo yung cellphone mo, tsuk-tsuk-tsuk, oh, ayos daw ah. O di ba? Yan ang kagandahan ngayon. So wala nang rason. Kaya nga tama ho, talaga hong na-fulfill ang na-promise that in the last days ay lahat ng salita ng Diyos ay maipapangaral in a different ways. Maliban sa mga missionaries, ay yung cellphone na yan, andyan na yung salita ng Diyos. You see? So napakahalaga ho. Ang isa lang ang puntos ko ngayon, iisa lang, power to witness. Pero, bago naging witness itong mga disciples, okay? At napunta sa mga different places, eh, nakita mo natin muna ang nangyari sa kanila. Maliban na ginugol nila yung wala silang pinalalampas na sayang na oras, na manalangin, fellowship. By the way, itong fellowship na ito, hindi lang yung fellowship na nagsama-sama, hindi lang. Kung titignan natin, hindi lang yung nagsama-sama sila. Meron silang goal, meron silang direksyon, meron silang planning. Kaya during the fellowship of the believers, doon din sila nagpaplano. Meron silang matinding pagpaplano. Oh, paano, anong gawin natin? Especially, when they are experienced the kapangyarihan, nako, doon naman tumitindi yung oposisyon. Marami nag-uubos sa kanila. Oh, ano pang itong ginagawa itong mga taong ito? Gumagawa silang mga kababalaghan like Stephen. Gumagawa silang mga miracles upon miracles. Matindi pang miracles ang nangyayari. Do you know Peter? Si Pedro, nako, marami itong sablay si Pedro. Pero after that, Peter experienced the authority from God. Grahe ho, miracles upon miracles. He still share the good news to them. Ang dami nag-uupos. And you know why? Kahit yung anino ng mga disciples, they are healed. Yung mga demon possessed, napalaya. Hindi pa nila pinagpipray yun. They did not even pray for them. Dumalang sila. Why? The authority from heaven. The Holy Spirit. Ay, sila po'y napuspos at kumikilos ang banal na Espiritu Santo sa kanilang buhay. You see? Pinagpala si Stephen, actually, hindi siya disciples. Pero siya po ay resulta ng mga disciples. Resulta ng pagtuturo. O kaya, resulta ng itong mga disciples na ito, when they share the Word of God, when they preach the Word of God, and Stephen is one of the nag-response, na-evangelize. And you know, even though Stephen is just a new convert, because he experienced the authority from heaven. He experienced the Holy Spirit. Ano po ang karanasan ni Stephen? Pinagpala ng Diyos si Stephen at pinagkalooban ng, ano ang pinagkaloob sa kanya? Kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan na ito? It is the Holy Spirit. Kaya nakagagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan. Nagmadla. Naging witness po siya sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil naging witness siya sa kapangyarihan ng Diyos, marami pong mga tao ang napalaya. Maraming tao ang naligtas. Maraming tao ang naranasan nila ang kadakilaan ng Diyos. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Stephen. Kasi ganito ho yan, when Stephen, ginamit siya ng Diyos, okay? At marami pong mga kababalaghan, mga miracles na nangyari, nakaw itong mga opposition, mga pare, na sila po'y natatakot at gusto nilang ipahinto. Pero si Stephen, dahil siya po'y napuspos ng banal na Espiritu Santo, mayroong karunungan sa kanya. Mayroong pong karunungan sa kanya. At hindi naging hadlang yung mga leader pa ito, mga leader sa mga simbahan, hindi naging hadlang para kailangan niyang sabihin kung ano ang totoo.
Hindi kayang nagawa ni Stephen, si Stephen. Hindi niya kayang nagawa yan. But because of the Holy Spirit. Even Saul, si Pablo, when Pablo experienced the authority from heaven, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya natakot upang ipangaral at maging witness. Hindi lang sa mga Jewish people, hindi lang mga sa mga Hodyo, maging sa mga Hindi. Ang nangyari nga si Apostle Pablo, siya po'y naging great missionary. Pumunta sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang isla upang ipangaral ang salita ng Diyos, upang ipangaral ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. At ito po ay dahil po sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. By the way, ang isa sa mga result, when these disciples experienced the authority from heaven, ang isang result nito, nagkaroon sila hindi lang tapang, but one thing that I observe, the experience, kakaibang karunungan na nanggaling sa Diyos. Ang daming nakikibati sa kanila, pero hindi nila nakayanan. Why? Because when they experience itong kapangyarihan na ito, they also receive wisdom, kakaibang karunungan. At walang sinuman nakahadlang sa kanila, o kaya walang sinuman upang talunin ang karunungan na ibinigay ng banal na Espiritu Santo sa mga disciples. Remember, hindi lang sa mga disciples, maging ang mga mananampalataya. So as a result of this, brothers and sisters, when they experience itong authority nito, it is the Holy Spirit. Hindi lang tumaas lang ang kanilang pong pananalangin, ang kanilang pong pagsama-sama, ang kanilang pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi lang sila nagkaroon ng tapang, hindi lang sila nagkaroon ng karunungan, but the most important na naging bunga itong karanasan na ito, sila po ay naging instrumento, naging buhay na saksi. Nasaksihan nila ang kadakilaan, ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi lang nanatili sa Jerusalem, bagkat itong kadakilaan ng Diyos ay naipalaganap hindi lang sa Judea, hindi sa Samaria, maging sa buong mundo, at magmula noon hanggang ngayon, kumikilos ang banal na Espiritu Santo. To end itong simpleng paalala sa atin, it is our heart. Yeah, it is the heart of the church na maranasan. Gusto kong iwahagi lang aking testimony. Kasi there are many ways in how to experience itong pagkapuspos ng banal na Espiritu Santo. Maraming mga tao na nakaranas, they experience during revival, they experience during their family devotion, they experience itong pagkapuspos ng banal na Espiritu Santo when they have a fellowship, church meeting, nag-attend ng malalaking conference. But kadalasan, when I interview, kadalasan, they experience itong pagkapuspos ng banal na Espiritu Santo when they are alone with God, like our Lord Jesus Christ. Jesus Christ experienced when He was alone with God before Jesus Christ faced the temptation. Diba? Napuspos siya bago niya harapin itong process na ito, this temptation. Ako, when I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior, when I was 13 years old, hindi ko makakalimutan. 1985, December 24, at exactly 9:30 in the evening. That's my spiritual birth. That's the time that I received Jesus Christ as my Lord and Savior. Well, lumaki ako sa Sunday school, sa pagtuturo ng mga bata, pero hindi ko pa maintindihan. Pero lubos kong naintindihan kung gaano ka-importante na kailangan kong tanggapin ang Panginoong Hesus sa buhay ko bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. At yan po ay tinanggap ko ang aking Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at Tagapagligtas when I was 13 years old, and that is 1985, 24. Kasi Christmas po namin yun. Christmas party. Kadalasan kasi yung Christmas party, we take that as an opportunity to evangelize. Parang yung opportunity upang to evangelize. That's the main purpose, yung mga Christmas party namin nung araw. Hindi yung parang sila celebration, hindi. It's a part, but the main focus, the main purpose to evangelize. Kaya nga ho, during that time,
when the speaker explained the reason why Jesus came and the reason why Jesus crucified. And then, ako'y naiyak noon, emotionally, sabi ng pastor, sino sa inyong gustong tanggapin? Ang Messiah, si Jesus, the Emmanuel. Sino sa inyong gustong tatanggap sa kanya? That's the time, ako'y pumunta. Siyempre, nung araw kasi, talagang altar yan. Pumunta ako doon. Marami din actually kami na pumunta. Pero ako yung pinakabata. Medyo nagdalawang isip ngayong pastor kasi 13 years old, baka hindi mo pa maintindihan. But I really understand. And then, after that, natinanggap ko ang Panginoon. After three years, I think I'm 16 years old that time. Nagpabautismo po ako sa tubig. Huwag makalimutan eh, kasi alam mo yung mga event na kwan, very important sa iyo, very significant ako, hindi mo yung makalimutan. So I was baptized in water when I was 16 years old. After that, mga 4 na taon, siyempre naging active ako sa church, and then after 4 years, I think I was 20 years old. When I experience itong naranasan ng mga disciples. Bagamat lagi kong napapakinggan, pero naranasan ko yan when I was 20 years old. At naranasan ko yan, ako lang at ang Panginoon sa loob ng church. Now, after na na-experience ko ito, nakita ko yung kakaibang pagkilos actually. Every time na kahit saan ako pupunta, binibigyan pa rin ako ng Panginoon ng opportunity and mirror kong courage to always share the Word of God, the good news. Maging sa school, actually lahat ng pinuntahan ko mga school, ako binigyan ng opportunity to share God's Word. Sa Sable, my professor in Sable, he gave me the authority, the privilege to share yung gospel sa aking mga classmates. When I studying in Baguio, ganun din. At nakita ko noon, yung pagkilos talaga ang banal na Espiritu Santo sa akin. Hindi, I'm not perfect, marami din akong sablay. Pero hindi yun ang naging hadlang para ang Panginoon, ang the Holy Spirit is with me. The good thing is that when we commit, let's say, kasi marami tayong, let's say, when we commit sin, immediately, here is the role of the Holy Spirit actually. Actually, kadalasan, pag nakagawa ko na hindi ka nais, the Holy Spirit immediately convince yung my conscience, my spirit. And then immediately, I need to bow down and repent. That's one of the thing that I really experience. When the Holy Spirit, when you experience this authority, hindi mo na kailangan hindi yung mga ilang araw pa. Immediately, when I commit sin during that time, immediately the Holy Spirit, talaga konsensya ako agad, and then I need to bow down. And magsusuri talaga ako. Hindi ko masyadong naranasan yung mga miracles actually. I did not really even experience a lot of miracles. Pero ang isa sa mga nakita kong experience, marami pong mga naligtas. Mga kaluluwa na naligtas. And thank God, hanggang ngayon, yung mga tao na yon na nashiran ko, they are faithful. Merong hindi nakapagpatuloy din. But most, they are faithful. Yung mga churches na pinuntahan at na-church plant, by God's grace, dahil po ito ay dahil sa banal na Espiritu Santo, thank God hanggang ngayon, buhay na church. To God be all the glory. You know? And then hanggang ngayon, I'm still enjoying serving the Lord with the Holy Spirit. Serving God's people with the Holy Spirit. Doing things with the Holy Spirit. Very enjoyable. Ay isa sa nakita ko naging result nito sa akin, nai-enjoy ko yung paglilingkod. Nai-enjoy ko kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. I really enjoy it. Because the Holy Spirit is good. Hindi naging hadlang, hindi naging pagbigat.
maging sa mga church activities nung araw, hindi naging pabigat, kundi I'm always excited. Wow, what a fellowship. What a cell group. What a building. What an encounter with God. Diba? Lagi mong nai-enjoy. At alam po ninyo, mangyayari ito when we experience the authority, the power of the Spirit. So as I said a while ago, there are many ways kung paano natin itong maranasan. Kaya I said, ito na-share ko sa inyo, at ang dami pong evidence, ang dami pong evidence. Ang isa sa mga makikita kasi natin dito, when you experience this, kahit saan ka pupunta, maging witness ka sa kadakilaan ng Panginoong Jesus. Kasi yung lumalabasan, yung bunganga, yung nasa isipan mo, yung buhay mo, ay walang iba kundi ang nakikita sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo, ang Panginoong Jesus. Kaya nga, kahit saan ka pupunta, pag nagsasalita ka, immediately yung mga tao, kakaiba ang pananalita ng tao. You know, because the Holy Spirit is working. Yung buhay mo, napapansin ng tao. Ayos na ba? Kakaiba ang buhay nito ah. By the way, isa sa mga ginawa ng Banal na Espiritu Santo sa mga disciples at sa mga believers, the Holy Spirit really transformed them. Talagang nabago talaga. Si Pedro nga na ang daming supply. When he experienced the Holy Spirit, kakaiba. Completely transformed. Si Pablo. Yeah, do you know Pablo? Lagi namin ipinabanggit yan. Isa sa pinaka-worst. Ang dami niyang pinapatay ng mga mananampalataya. Siya ang may utak kung paano si Stephen ay namatay. Pinanghuhuli niya ang mga mananampalataya. But when the Holy Spirit worked with him, when he encountered Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit filled Pablo completely, siya po ay naging witness, naging ilaw. Kahit saan siya pupunta. Actually, during this time, matindi ho ang persecution. Ang dami pong opposition. Pero hindi yun ang naging hadlang para naging ilaw po sila. Why? Because the Holy Spirit is with them. They experience the ministry, the power of the Holy Spirit. Actually, ngayon, mas matindi ngayon. Noon, lantaran na talagang hindi, inuupos talaga nila. Pero ngayon, mas matindi. The devil, hindi siya lantaran na inuupos tayo. But the devil is working secretly. Kasi, the devil knows that we are already in the last days. Kaya ang diablo, mautak din. Kailangan niyang kumilos secretly, hindi lantaran. How? Ang daming ini-inject ngayon ng mundo ng diablo, mga klase ng principles through cellphone. Di ba? Ang dami niyong nakikita, nababasa, ang dami natin nakikita, nababasa, parang tama nga ito. We are actually against the Word of God. Ang dami po yan, mga prinsipyo, mga ideas, mga kaalaman. At kung babasahin mo at titingnan mo, totoo nga. Totoo nga. Like for example, relationship, ang daming itinuturo ng mundo patungkol sa relationship.
At kung talagang if you analyze, oo nga pa, totoo nga. Pero behind that, it's against the word of God. Ngayon, expression of emotion. Ang daming sinasabi ng mundo na expression of emotion. And even they are using the scriptures to prove. Pero, it begins. Kaya nga ho, ang Diablo ngayon, he is working secretly. Kasi, ang strategy niya, he is slowly, yan, yung dahan-dahan na papasukin niya kung saan area sa buhay mo, kung saan ka, yung kung saan ka mahina. At dahan-dahan niyang papasukin niya. Hindi yung lantaran ka, gugulatin ka, bah! Na parang may sara, may kan, ako, wala na yun! Ganun siya, wala, hindi ganun. Ang Diablo ngayon, secretly, dahan-dahan niya. Hanggang sa, hindi mo na mamalayan, di, nailayo ka na pala sa inyong relationship sa Panginoon. Gagamitin niya ang relationship. The devil can even use your girlfriend and your boyfriend. Pero hindi mo na mamalayan. Hindi mo na mamalayan. The devil can even use yung mga kung saan ka kwan, kung ano yung mga habits mo. Kung ano yung gusto mong ginagawa. Ay, nako, grabe ho. Kailangan natin mag-ingat. Why? We are in the last days. Final na to. You remember the 10 virgins? Gusto kong sabihin ko sa ito yung pinaka isa sa mga very important na conclusion ko. Kasi ang pamagat ng aking binabahagi sa inyo ay the Holy Spirit sa buhay mo in the last days. You know that remember the 10 virgin, yung 10 dalaga, yung limang ampang, limang ganun sa Mateo, hangal at limang matalino. Kung titignan natin, all of them actually, they receive Jesus Christ. Pero bakit kaya tinawag na hangal yung lima at ang lima ay matalino? Yung extra oil, yung oil, maliban doon sa nakalagay sa kanilang ilawan, itong matatalino, I just want to focus on that. Itong limang matatalino, bakit ho sila nakapasok? Okay? Makikita natin dito yung role ng Banal na Espiritu Santo. Maliban doon sa oil na nasa kanilang pong ilawan, meron pa silang extra oil. Then, itong oil na ito, it represent hindi lang yung watchfulness, hindi lang yung talagang nagpuporsige, but the oil, it represent the Holy Spirit, the authority, the power for them to continue whatever happened. The oil, yung extra na oil dito, it represent the Holy Spirit. Upang sila po ay nakapagpatuloy. Nakapagpatuloy hanggang sa sila po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. We need the Holy Spirit in the last days.
ako actually, hindi ko kaya. Kung sa sariling kakayahan ko lamang, sariling katalinuhan, sariling efforts, hindi ko kaya. But I acknowledge the Holy Spirit. And that's the reason why God the Father sent the Holy Spirit for us. Not only just to comfort us, not only just to guide us, not only just to remind us the word of God, but the most important that God wants us to experience in our life is to experience